ating pag-usapan ngayon mga kabro ay tungkol sa Philippine Marine Amphibious Assault Vehicles o tinatawag na AAVs na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakarating o nakalanding safely sa Zamboanga noong Oct. 21, 2021. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba pati na yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Amphibious Assault Vehicles o tinatawag na AAV sa Philippine Marine Corps ay matagumpay na nakarating sa unang pagkakataon doon sa Naval Forces Western Mindanao Command o NFWMC Naval Station Romulo Espaldon, Zamboanga noong Oct. 21, 2021. Ang AAVs o tinatawag na Amphibious Assault Vehicles ng 2nd Platoon na galing sa 76th Assault Amphibian Company of the Assault Armor Battalion ngayon ay officially na nasa Marine Amphibious Ready Unit or MARIU o MARU para sa kanilang pangalawang tour. At ito ang unang pagkakataon na ang mga AAVs or Amphibious Assault Vehicles na bumibisita sa Southern Philippines mula nung dumating ito noong taong 2019. Ang seremonyas ng pagdating ng mga AAVs o tinatawag na Amphibious Assault Vehicles ay nasaksihan ng mga NFWMS commanders na si Rear Admiral Toribio de Adasi, Philippine Navy Deputy Chief of Fleet Operation Captain Alan M. Javier, Philippine Navy, at ang Deputy Chief of Marine Operations Colonel Adolfo B. Albalale, Philippine Navy, at Lieutenant Alford Nicanor P. Basco, Philippine Navy. Deputy Commander ng 9MBN Maru ay ang nangunguna sa pagpatupad ng amphibious landing ng isang simulation para sa paparating na pagsisikap exercise 2021 ngayong 25 ng Oktobre 2021. Bilang bahagi ng Archipelagic Coastal Defense Strategy, ang exercise na ito ay naglalayong mapapanatili ang operasyon ng Fleet Marine sa littoral battle space. At ang mga AAVs or Amphibious Assault Vehicles ay magsisilbi rin bilang maneuver force asset sa mga lugar ng Zamboanga, Basilan, Zulo at Tawi-Tawi at patulong sa mga tropa ng gobyerno sa kanilang mga operasyon. Ang Assault Amphibious Vehicles or AAV, ang kanyang opisyal na pagtatalaga or kanyang designation ay AAVP-7A1 na dating kilalang Landing Vehicle Truck Personnel 7 or LBTP-7 ay ganap na sinubaybayan ng isang amphibious landing vehicle na minamanufactured sa US Combat System na dati ay United Defense ay isang dating division ng FMC Corporation. Ang kanyang ori ay Amphibious Armored Personnel Carrier at ang kanyang lugar na pinagmulan ay sa Estados Unidos. Ang AAVs ay subok na lalo na sa serbisyo nito sa mga labanan, lalo na sa Falklands War, Lebanese Civil War, Invasion sa Grenada, Persian Gulf War, Somali Civil War at Iraq War. At ito ang kanyang mga specifications. Ang kanyang timbang ay 29.1 ton na katumba sa 64,000 pounds. Ang kanyang length ay 7.94 meters. Ang kanyang width ay 3.27 meters. At ang kanyang height ay 3.26 meters. Ang kanyang armor ay 45mm. At ang kanyang main armaments ay meron siyang MK-19 40mm automatic grenade launcher 12.7mm M2HB heavy machine guns. At ang kanyang makina ay Detroit Diesel
8B53TP7. Ito ay isang 400 horsepower Cummins BTA 933TP7A1 na may 525 horsepower at ang kanyang suspension ay mayroong torsion bar in tube AAB-7A1 at torsion bar AAB-7RAMRS. At ang kanyang operational range ay 480 kilometers na katumbas na 300 miles at ang kanyang maximum speed ay 24 hanggang 32 kilometers an hour, equivalent to 15 to 20 miles per hour off-road, 72 kilometers per hour, 45 miles per hour ang equivalent surface road at 13.2 kilometers an hour, equivalent to 8.2 miles per hour pag nasa tubig. Pero bago tayo magtapos, shout out sa ating mga kaibigan na si Francisco Imperial aka Kicks Imperial, sa ating kaibigan na si Romer Agno, Rickson Aquino, Romeo Tabigi, Renato Padon, GBY from Kait, Hopkins Lopez from Saudi Arabia, Ferdinand Ardidun from Tabak Guardian, Saudi Arabia at si Erwin Lopez. Ingat kayo dyan mga kabro, maraming salamat sa panonood at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po.